So ito guys, bago po natin pag-usapan yung sa storya sa Pure Gold, gusto ko muna pong magbigay ng update yung pong aking Facebook page na Models of Manila TV kung saan po tayo nagla-live. Okay, hindi pa rin po nababalik. So nilalakad pa rin po natin yan, inaayos pa rin po natin yan. Pero in the meantime, please follow ito pong Models of Manila FM. Ayan. Yan po yung ating Facebook page. Yan. Malaki pa rin naman yan, mga nasa 9,000 followers. O kaso, syempre po, yung algorithm niya hindi pa ganun kaayos. So, pinapalakas ko pa rin po siya. O, pero katatapos ko lang, nag-live po ako kanina, Eat Daily. So, araw-araw po, dyan po tayo magla-live sa Models of Manila FM. Same time, 2:30 PM, habang inaayos po yung pong sa main page po natin. Pero kung sakaling hindi maayos yung pong problema doon sa main page at hindi ko mabawi, o ito na po yung aking papalakihin na page para sa showbiz news. Katulad po dito sa YouTube, Models of Manila FM yung pangalan. So, yun na din po yung pangalan natin sa ating Facebook page. So, either way, papalakihin ko na din po ito, Models of Manila FM. Yan. Please follow and support yung pong ating bagong page. Ang sinasabi ng mga kasamahan ko, iniisa-isa daw kami. Kina-mass report, kina-cancel yung mga Facebook pages. Kung basahin nyo sa post ng mga pro-tape na vloggers, ganun yung sinasabi nila, masaya sila na ganun yung nangyayari. Pero sa akin po, as a social media manager, kasama po ito sa trabaho namin, talagang may ganyan. Minsan pwedeng bawiin ni Facebook yung page mo nang walang warning o walang ano. Pero ganun talaga. Either way, hindi po tayo titigil. Kanina po nung nag-live tayo, marami-rami din po yung nanood, yung mga regular po nating nanonood. At masaya po ako na kasama ako pa rin kayo, and dito sa YouTube, shout out din po sa inyo. Mas dadalas na yung mga post ko dito habang pinapalakas ko pa lang yung pong ating Facebook page na Models of Manila FM. Okay? So pag-usapan po natin yung tungkol sa Pure Gold. O kasi po ilang araw na binibuild up ng mga pro tape na vloggers na, uy, si AP darating, si AP babalik, artista, galing sa Itbulaga dati, sino tong AP na to, maganda, sexy, ganon. So, AP. Okay, so, marami naman pong nakahalata na ito ay si Alan Poring. Kasi sino yan? Hindi naman yan si Ami Perez, si Alan Paule. Diba? Hindi naman nag-Itbulaga yun. O, pero si Alan Poring na bumalik na sa tape. Okay, so ano ang nangyari? Ano ang opinion ko at reaction ko pagdating dito? Ito po yung sa tingin ko. Diba? Nung in-interview si Boss Joey noon, nung umalis sila sa tape, siya po ay tinawagan ng may-ari ng Pure Gold. At ang pinag-usapan nila, ang sabi ni Boss Joey, paano yan? Nakapag-down na kayo, nag-advance na kayo ng payment nyo 3 years. Parang yun yung naalala kong sinabi noon. Diba? Sabi niya, huwag mong isipin yan. Ang importante, yung kalagayan nyo, yung nararamdaman nyo. At yun na nga. So hindi natin nakita yung Pure Gold dyan po sa tape for the last 6 months. Okay? So ano kaya ang nangyari? Tingin ko guys, ha, ito hula ko lang naman to, opinion ko lang to, maaring mali ako. Tingin ko hinintay ng Pure Gold na matapos muna yung sitwasyon sa IPO, maresolba, magkaroon ng linaw, at yun na nga, lumabas na nga yung resulta, nanalo sa IPO yung TVJ sa kanilang Itbulaga. Masayang masaya lahat, masayang masaya yung Pure Gold tungkol dyan. Tingin ko hinintay muna nila na maresolba yon bago po gamitin yung pong in-advance na nila na pera dito po sa Tape Incorporated. Tingin ko, siguro pagkita nila yan, okay na naman, panalo na naman ng TVJ. Siyempre may apela yan, siyempre may yakit yan, pero kumbaga, yung una, panalo na eh, sa IPO eh. Adjudication, nag-decide na eh. So, tingin ko, gino na nila, o sige, i-go nyo na, patakbuhin nyo na yung mga ads na binayaran naman namin. Siyempre, it would be irresponsible sa part naman ng Pure Gold sa kanilang mga shareholders. Siyempre, korporasyon yan, sa kanilang mga shareholders. Irresponsible naman na magbayad sila tapos hindi nila gagamitin lang. So, kaya na-delay lang siguro ng 6 na buwan. At ngayon po, ngayon igagamitin ng tape, o ngayon ipapalabas ng tape, yung pong mga advertisement nitong sa Pure Gold kay Aling Poring. O, sa akin, basta sa ikalalakas ng Pure Gold ay wala po tayong problema. Siyempre, nabayaran na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang importante po, yung suporta nila sa TVJ on a personal level, on a deep level, on an emotional level, ay napakalakas po. At saan ka nakakita nung awayan ng tape at TVJ, hindi ko makalimutan, Pure Gold ang nagpo-post ng it is going to be alright. Kumbaga, they chose, they pick aside
pumili sila ng side. Wala ako nakikita na gumagawa nun ng mga korporasyon, ng mga advertisers na away pipili ka ng isang side. Ganun po ang ginawa ng Pure Gold nung pong nandoon sila nung kailangan sila ng Tito Vic and Joey. Nung lumipat sila sa Channel 5, hindi natin alam kung anong mangyayari, kung anong kalalabasan noon, pero yung Pure Gold, isa sa mga nag-advertise kaagad. At syempre kailangan nila yon para tumakbo yung show. So sa akin po, walang problema pagdating po sa Pure Gold. Yung kanilang commitment sa TVJ ay hindi po mako-question, at I'm sure na hanggang sa 50th years and beyond, sabi nga ni Bossing Vic, go for gold and beyond, makakasama po ng Dabarkads ang Pure Gold. Lalo ngayon, endorser nila si Tito Vic and Joey sa kanilang mga stores. So yan, full support din po tayo syempre dito po sa Pure Gold. So yun guys, yun po ang ating report. Ngayon, Happy New Year sa inyong lahat. So ngayong January, marami tayong kailangang abangan, yung sa Marikina na injunction, yung sa RPN9 sa Sabado, at marami pang mga sorpresa at mga pakulo galing po sa Eat Bulaga sa Dabarkads. So, tingnan natin kung ano pa yung mangyayari. Sa ngayon po, hindi pa nagpalit, EAT pa rin ang pinaka-title card ng show. Tingnan natin kung saan po aabot, kailan aabot na talagang Eat Bulaga na yun doon sa title card na ginagamit po ng EAT. Pero syempre po, alam naman ng TVJ, ang importante sa tao, sa gobyerno, sa IPO, Eat Bulaga is TVJ. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Please subscribe Models of Manila FM. Please follow sa Facebook Models of Manila FM. Huwag tayong magpatalo kung anumang gagawin nila, kung anumang sa atin po, hindi tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo. And hanggang nandiyan kayo, nandito ako guys. So thank you very much po. Have a great day mga Dabarkads.